maganda yung adjustment na ginawa ng Kagura and ng Lunox kasi kailangan nila ng reach, kailangan nila ng burst, but at the same time, parang yeah, adjustment siya na todo eh. Yeah, parang todo, nag-todo react siya eh. May mga pro players na ayaw nila na sila yung nagre-react sa lineup ng kabila. Pero I think at this situation, kailangan mo na talaga mag-react kasi kailangan mo na sagot eh. Parang may ipit ka na kailangan mo ng burst this time. One thing to take note, kung ikaw ang Onyx, wag mong dapat maging safe muna kayo. Kumbaga, dapat umabot kayo sa point na kada poke nyo may damage. Kasi at level 1, may part na hindi nila agad mapapatay itong side ng Signal Ultra unless yung Zaz at yung Bruno ay mag-asim-asim na lang talaga. Mm. So let's see kung ano mangyayari dito sa laning stage. And kaya ka dito, hinahabol agad siya ni Koopa. Pero nandun sa pinakadulo, flame shot, hindi tatama. Kamuntikan mahuli dito si Keke Dot. But Keke Dot will get away. Isipin mo, nasa split screen pa lang tayo, may na-first blood na. Oo, kamuntikan na. Kamuntikan na yun. Oo, pero nauna pa rin ang team ng Onyx dito sa Lito Wanderer. At binantayan na lang ni Jay itong purple, pero hindi umabot. They're really setting up for this push. Sakto kasi yung turtle dyan din magpunta sa top lane. So, kuha muna dito si Aqua Boy ng kanyang orange. And then, in a while, probably gonna punish the Uranus dito sa top lane. Sakto kasi pag napatay nila yung Uranus, pwede sila mag-push dito. Pero actually, kamuntikan pa si Hate doon. Pero yun nga, let's see kung mangyayari ngayon, Butters. And now, Signal Ultra, slow but steady, pinapakuha lang nila yung Bruno nila ng buffs. Possibly the ultimate para dun kay Bruno. And pinapataas lang yung level sila. Alam nila na level ultimate dependent sila dito. Yeah, ultimate dependent talaga sila dito. Let's see ah. Ngayon, pumipesto si Aqua Boy dito sa bandang top lane. Kung hindi man nila mapatay yung Reynos, at least makuha niya yung crab coin na yan. So sabi ni Jay, alam niya na dito na magro-rotate. Kailangan na nating rumesponde. Set up na siya ng traps dyan. Dahil 10 seconds na lang, magkakaroon na ng turtle dito. Napaka-importante nito na nauna ang signal dito sa setup ng turtle. Let's see kung paano magre-react ang Onyx. And tatandaan natin na Signal Ultra yung lineup nila is all about the snowball. It's all about the pain train. Momentum-based ang ginagawa nila. Onyx naman dito, they are trying to react dito sa pagkuha ng turtle. Alam nila, ito yung mga key pieces para sa signal na magawa nila yung plano nila. Yeah. Uy, pero meron dito. Laban na nangyayari, Dilar and the others. Look at that zone out. Hate, nakuha niya yung turtle and that's going to be Dilar using the Purify para hindi tamaan ng Daytona's Welcome. Wow! Napakagandang movement mula sa Onyx PH. Hate using the ultimate to get that retribution. Ang ganda na sana ng setup ng traps doon ni Keke Dot para sa side ng Signal Ultra. But this is a Benedetta we're talking about na napakaraming dashes. Minsan nga hindi mo na mabilang yung cooldown ng kung nagko-cooldown na ba yung dash niya eh. So Hate, Electro Blow by Blow, Retribution, Easy Retry, Ang ganda ng pag-utilize nila dito ng kit nila in terms of the team fight plays. Oo. Nakita mo naman si Hate, pumasok siya ng Electro Final Blow. Then again, parang hindi naman talaga nila, hindi nila gusto na pumatay doon. Ang gusto lang nila, kunin natin yon, i-delay natin yung signal, tapos farm tayo ulit. Yeah, biruin mo, no? Parang signal yung nagsaing, Onyx yung kumain nung turtle. Ganun na ganun. Pero let's see, since yung lineup kasi ng signal, ito yung type na sama-sama puwer sa lineup talaga eh. So ngayon, kailangan nila mapunish tong side na to at kailangan manalo din ni nung isa na nasa baba. Pero let's see kung kaya nila. Okay, ni Rhea so, sa baba pala, I mean. This is the time na sumusugod na yung signal. Nakikita mo naman dito kung paano nila i-push etong taas. Apat na tao kinukomit nila dito and that means may isang lane na bakante. Keke Dot na huli siya and Jay going in for a bit of poke, garot, at hindi niya makukuha yung kill. Napaka-dangerous nun para kay Jay if ever pinilit niya yun. Yeah, pero may semi-dangerous din para sa side ng signal kasi they're taking a lot of time just to get this gold tower sa top lane. Ilang segundo na sila nandito, Butters, ha? Oo, and tatandaan mo, kapag ka sobrang daming oras na ginugugol mo, para sa isang bagay, merong mga ibang lanes na napapabayaan at hindi napapakinabangan. Yun nga, nakakapag-free farm dito yung si Lunox sa bottom side. Iyakno, having the time of his life. Meanwhile, at nilalaban talaga dito ng Signal Ultra to, and that is going to be another Hate. Turtle, Hate trying to get away. Matutumba siya, but
hindi pa kayo nakuha ng signal yung pakay nilang objective. Oo, onti lang yun. Nakuha nilang tower gold doon sa top lane. Tapos hindi rin nila nakuha yung turtle dito. So pangalawang sinaing na yung nanakaw dito ng side ng Onyx sustained team fight. Kaso ang dilema nila dito, yung rotation, ina-outplay sila eh. Parang sila yung gumawa ng rotation pero nililiko. Parang malahon Ron Henley yung galawan ni Biglang liko. Oo, bumibiglang liko eh. So ngayon, reset na naman. Pero 5 minutes na, wala na yung mga tower shields dito, Butters. Mm-hmm. So ang ginagawa dito ng Signal is they really want to go for the extended team fights. But at the same time, Onyx, hindi nila binibigay yung space na kailangan talaga ni Aqua Boy para makapag-push na sila. For the side of Onyx naman, ang ginagawa nila, Manjin, is pinapatagal nila yung game, ini-install nila yung game para sa Signal na para makuha nila yung items sila at maging enough yung damage sila na kahit yung sustain ni Imba DJ mamaya-maya, hindi nakakayanin yung damage output nila. Yun nga eh, speaking of damage output, Butters, ayan o, kaya na ng Onyx gamulin itong si Rhea, even though siya yung pinakamayaman this time. Let's see, pero at least eto na, nakakuha yung signal ng push, hindi pa naman tapos to. Kaya pa rin nilang mag-push talaga ng todo dahil nga Zaz at saka Popoline Koopa to eh. Pero kasi merong Kagure eh, oh, na ginugulo, pinapayungan lang sila, Butters. And eto, napakagandang huli na eto para kay Jay. Doesn't have enough damage to take Imba DJ down. Pero at least laging may threat na tamaan ka talaga ng pana. Hate, sumagot din na sa kanilang turret take. And that is going to be a lot of open space for both of these teams. Mm-hmm. Pero hindi pa tapos. Oop! Oop! And there is another go on Rhea. Rhea goes down. Ito na yung sinasabi natin, Manjin. Hindi na ganun kakunat dito ang Barats just because hindi din nila na-pace, hindi na-pace ng signal yung sarili nila sa tamang lugar. And ngayon, 4v5 situation, Signal Ultra, gustong-gusto nila itong turtle, pero nasa alanganin sila kasi nga 4v5. Yeah, crucial death para kay Rhea doon, Butters, ha. Kailangan nila doon yung Barats para at least makapag-tank. But Kyrie, umasok! Iyakdu with the play going in. A lot of damage has been thrown out. At eto si Dilar, tumatakbo siya. Wala na si Iyakdu dito. Tumumba na siya. And that is going to be a disengage from Onyx. Yung punish dito ng signal, yes, it's there. But still, you have to remember, may mga taong makakapag-gangster lang sa'yo dun sa loob and papasok lang sila, okay lang sila dun, and Janus will go down. Look at this. Si Hate, nakita niya lang si Janus, automatic go in. Yeah, ang hirap na nito kung ikaw ang Signal and Onyx having the time of their lives. Dalawang lane yung naging libre dito para kay Iyakno at para kay Hate on the mid lane and on the bottom lane to give them items para makakuha din sila ng enough firepower to at least withstand itong capability ng Signal. But again, hindi pa naman tapos. Kalahat, 50-50 pa rin na nangyari kasi merong mga trade din na binibigay yung Onyx. Kagaya niyan, yung nangyari ngayon, at yung kanina sa taas. So pwede pa rin mag-push itong side ng Signal. Ang kailangan lang kasi iwasan dito ng Signal, yung manggagaling na damage kay Kyrie at kay Hate. Kasi ang gaganda ng nangyaring setup ni Kyrie, tapos si Hate, nayu-utilize niya yung higop nung Umbrella, tapos kino-combo niya with the Electo Final Blow. Would you agree with me pagka sinabi ko sa'yo na simple yung ginagawa ng Signal, but it's going to be very effective kung talaga makukuha nila yung key factors or yung pieces dun sa puzzle nila? Oo, nag-agree ako eh. Meron ka lang mga certain like map control na dapat magawa, objective na sana nakuha nyo agad. Pero nanigate yun ang side ng Onyx eh. At ngayon, meron pa silang Uranus na problema, which is si Dlar, na umabot na sa point na kaya niya nagawin tong cut na to. Kaya niya nagawin itong famous Uranus cut na hindi na siya mamamatay kagad. Mm-hmm. Hate and Dlar, they try to take control of the jungle side dito ng Signal Ultra. Pero alam naman ang Signal Ultra na kailangan pa rin nilang lumaban at ipaglaban yan. No. And they catch off Hate. That is a good play. Signal Ultra, nakuha na ni Aqua Boy dito yung kanyang Berserker's Fury. Dilar, ang kunat sobra ni Dilar dito, but still, it won't be enough damage para i-take down din yung mga members sa side ng Signal Ultra. Tatandaan natin, it's all about sustain. Ganun maglaro ang isang Estes. Oh no, mispositioning mula kay Hate at napunish yun ang side ng Signal. Remember na united we stand, divided we fall kasi yung lineup ng Signal, kaibigan Butters eh. Ito yung type na dapat laging sama-sama eh. Kumbaga, talo pa nito ang XB eh.
sama-sama tayo eh. Kahit saan mapunta, Kuya Butters. And ngayon, hate at the right, at the wrong moment, at the wrong time, gusto sanang mag-attempt nung ambush. Kaso again, nabanggit mo nga, Berserker's Fury na. Itong si Aqua Boy. So ngayon, bumaliktad bigla yung laban dahil kaya na ng Signal Ultra, pumatay agad. Mm-hmm. And this is going to be the opening na hinahanap ng Signal. Look at the damage output coming out from the people ng Signal. Dilar mapapatakbo. Janus going in. Janus gets the kill. Kyrie dito ang next na target niya. And that's going to be Janus going down at the hands of Kyrie. Hate! Tumumba siya dun sa baba! Oh no! Hindi natin nakita off-cam kill, Rhea. Kinagat niya ata si Hate dun, pare. And with that, Signal Ultra, even though for me, hindi ganun naging effective yung early game, still yung scaling ng lineup nila ngayon ay dama mo pa rin. Zoning mula doon sa Chicho Dog, healing galing mula dito kay Estes, ngert-ngert na kagat kay Rhea pang zone, tapos yung mga Neo Pets, ang daming Neo Pets ni Janus eh. Hindi ka makakalapit kagad kung Onik, aasa yung Onik dito sa setup ni Kyrie. Ayan yung mga ganun. Kailangan nilang paghiwa-hiwalayin yung Signal Ultra dito, pare. Ang ganda ng ginagawa ni Kyrie dito, but then again, ipa-isa-isa lang yan eh. Oo, ayan, kagaya niyan. Oh, and that is going to be Rhea, nasa gitna siya dito, yung dinosaur tumatakbo. And that's going to be an arrow, tatamaan dito yung Kikiam ng isang Zask. But oh, imagine, no. Still, it's an opening para sa Signal Ultra na kunin tong Lord. Yeah. Wala si Hate. Wala si Hate ngayon, 19 seconds down. Libre itong pwedeng retribution, pero I think kailangan respetuhin ang Signal kasi aabot si 8 dito. Pero kung ikaw ang Onik PH, paano mo nga ba masusolve ang problema? Kailangan mong isa-isahin kasi pag pinagsabay-sabay nila ngayon dito yung Signal, mamamatay sila dun sa crits eh. Kung Lunox ka, hindi ka makakalapit ka agad, single target. Kung si Hate, sinusubukan niyang umentry, pumasok ng solo. Pero malambot pa rin yung Benedetta kapag if ever machambaan siya dito ng dash nung Bruno or makagat siya ng Chicho Dog, mastan siya dito. So yeah, tabla pa rin para sa akin ang laban dito. Kailangan lang maging careful ngayon ng Signal Ultra. Alam nila na lamang na sila. And yun yung plano sa Onik. Kailangan ng Onik yung tamang pick off at the right moment at the right time. Sa Signal naman, sama-sama puwersa. Carefulness na lang talaga. Oh. Disiplina, oh. Yun ang kailangan nila. And kung napapasin mo, ibang-iba tong larong to sa mga naging past games ng Signal Ultra dito sa Season 7. Oh. Wala silang ginagawang play dito na sobrang okay. Risky. Talaga nagiging disiplinado sila. And that's going to be Aqua Boy. Nasa pinakaharap siya. Hindi siya napanish ng todo doon. Hate, forced to go back. Nandoon sila lahat sa may taas. Yung Lord pinapalo na yung mga Torre dito. Ladies and gentlemen, and that's going to be Dilar. Hinahabol siya ni Koopa. Oh no. And one step at a time, ayaw magpilit ng Signal. Walang mapatay dito ang Onik PH. Yun yung mga semi-umbrella open coming in from Kyrie. Yun lang din kasi yung way nila to initiate something eh. Nabanggit mo na binan yung Farsa dito that can land you burst damage from afar. Kahit papano kasi yung Kagura may part na kita mo yung amba niya eh. Kita mo yung lapit ng payong niya eh. Kita mo kung saan manggagaling at hindi yun multiple umbrellas na lalabas. And this is the siege for Signal Ultra. This is the last tier 3 turret ng side ng Onik. Kapag ka nabuksan nila to, exposed na exposed. Aray. Na yung base ng Onik PH. And look at the sustain. Kekidot will go down. Hate! Saan sa may pinakalikod? Janus ang pinaka-target niya dito. And that's going to be the Electo final blow. Not hitting anything, but still, nakuha pa rin nila yung kill kay Janus. Oh. Aqua Boy, look at the damage! Pop! Pop, ladies and gentlemen! Hate! Tutumba siya! Nandun sa may gitna si Aqua Boy. And Aqua Boy will go down in the process as minions. Well. And look at this, minions. Nakapasok na sila ng base ng Onik. Oh no! Nice usage of multiple skills there for both of the teams. But I think maglolokohan na lang sila dito. Aqua Boy, let's see kung mabubuhay pa siya, Butters. I just want to emphasize on Kyrie's ability on baiting the Moonlight Immersion para dito kay Imba DJ. Ang ganda ng yin-yang overturn. Pero sinalo lang lahat yon ng Signal Ultra, Moonlight Immersion para dito kay Imba DJ Ultimate. And then nung nakita na yun ni Hate, nung nakita na yun ni Jay, sabi nila wala na silang hiling-galing, kailangan na natin i-risk. Dahil kung hindi natin i-risk yung team fight na yon, probably pwedeng tapos na yung laro. So ngayon, without the healing, pasok tayo.
Aquaboy falling down as well. Nakakuha siya ng outplay pero sobrang crucial nung team fight na yon. Kahit papaano nakahinga pa yung Onyx PH. Signal Ultra on the verge of winning game number one. But remember, Manjin, and to the viewers out there, madami ng times na nagawa to sa MPL PH Season 7 na wala ng Tore pero nabaliktad pa rin. Yeah. And mostly, yung story dito ng Signal Ultra is they're having a problem in closing out games. Kumbaga, sila yung tao na sinisimulan yung trabaho pero magugulat ka na lang para bang hindi natatapos. And this is going to be the challenge para sa kanila. Paano nga ba nila tatapusin etong game? Tao na naiintindihan na yung mga aso, nakagat pa rin. Dalawa pa naman yung dog dito sa Signal Ultra. Dalawa yung pet nila na ngumungert-ngert eh. Itong Chicho Dog ni Kekidat at saka si Dino Thunder ni ano, ni Rhea. Si Dino Thunder yan tama eh. Tama naman. Hindi ka naman mali doon. But yeah, Dino Thunder, Chicho Dog. Ito yung ano eh, Neo Pets. The Neo Pets lineup. Kumbaga, ang dami nilang pet. Mga pet, malu. Again, Onyx can still win this. They have the damage. Kailangan nila na, tama ka ba, Tercy, communication ang pinakamagiging key ng Onyx dito. Whenever na mabait na nila yung mga skills, they really need to go all in. Kasi una, may damage ang Benedetta, may damage ang Lunox, pati yung Kagura, ang sakit din ng burst, even kahit yung si Layne. So kailangan lang nila dito ng magandang synchronization of skills and heavy mechanics. Let's see kung mapupull off nila yon. And if there is one team na kaya gumawa nun, I know deep inside na alam din ng Onyx fans na kaya yon team nila. But now is the time. Oh. Kailangan na nila pumasok dito! Oh my goodness! God. Oh my goodness! Kyrie! The future is here! Kyrie! With the steal! Payong kaibigan mula kay Kyrie! Oh my! Kyrie, payong kaibigan. I'm not really sure kung pati flame shot na gamit niya doon, pero sobrang crucial noon, Butters. What was that? And of course, this instant replay is brought to us by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for $13,999. This was really Signal Ultra's Lord to take. Look at Jay. Ang ganda sana ng pinipwesto ni Jay dito. Umiikot talaga siya. Pero tignan natin yung camera kay Kyrie. Ang layo ng ikot. Hindi alam ng Signal na doon sa baba manggagaling si Kyrie. Oh, yung flame shot! Flame shot! Yung humuli dito. At dahil doon may space na nagawa ang Onyx PH. Kamunti ka na silang matalo dito. Hindi lang space pang jowa yung binigay dito ni Kyrie. Binigay ni Kyrie outer space. Outer... Oo, Nick, Ed, kailangan yun ng oras yan. Outer space. Kalawakan eh. Oh my, clutch plays mula kay Kyrie dito. Nabanggit natin ganina, Butters, na siya yung set-upper eh. Siya yung... Dito sa final tore. Alang nila dito is espasyo kaibigan lang para hindi matuloy ng Signal Ultra yung todo push setup nila para dito sa final Tore sa base. So to, men. Grabe yung pogi points na napunta kay Kyrie doon, men. Highlight reel. So ngayon, ang tanong para dito sa Onyx, mapanindigan kaya nila yung play na nagawa dito. Look at that. May damage na sila this time. Umiiyak yung mga pets. But iyak, no? Falling low. Ang hirap talaga lumapit, pare. Napakahirap lumapit. Iyak, no? Napilitan din sila gumamit ng flicker. And Signal Ultra, sabi nila dito, anong Lord? Taka, tapusin na natin to. Kaya na natin. Naging confident din dito yung Onyx. Lumabas ng base. Likod, yung likod. Pinakalikod. Ang ganda! Ang ganda ng pwestuhan ng Onyx dito! Ladies and gentlemen, look at that! Wow! The pwesto is real. Kyrie and Hate. Beautiful Yingyang overturn. 4-0-5. The future is bright for this kid, Butters. 11-10, saving Onyx PH from this game. Oh my goodness, Kyrie, what a player saving yung game na to para sa kanya at para sa teammates niya. Signal, kailangan nila maging aware sa ginagawa dito ni Kyrie. Kailangan nilang ma-scout, kumbaga kailangan nilang maradar eh. Kaso ang problema, si Kyrie kasi sobrang sneaky. Sneaky sir na, kaibigang Butters. Manjin!
Pero kasi, kahit sneaky sec na yan, ang kailangan mo alalahanin, may trap si Popolin Kupa. The trap cards! Pwede the trap mo, cards! Pwede mo ilagay yung trap cards sa gilid ta, para maispatan kung saan siya manggagaling. Eto kasi, ang problema kasi, Batters, may trap nation din yung Onik eh. Si, kung si Kyrie nakakuha ng mga magagandang umbrella girl, si Kuya Jay, kumbaga, imbis na yung obtuse angle yung pana niya, ina-acute angle niya eh. Ayan o, nakikita mo, dun siya sa Gedli pumapana. Oh no, Kyrie once again! Kyrie. That is going to be the flame shot. Estes will go down. Two members down dito for the side of Signal. Nakabawi sila, nakuha nila si Dilar, tsaka si Iyakdo. And that is going to be Kyrie, Hate, and Jay. They need to hold the line. Yeah, 5 seconds left. Para dito sa 20-minute mark, that timers natin, bawal nang tumumba dito. And look at the position right now of Kyrie. Hindi to nakikita ng Onik. Nako, lilikuran na naman, pare! From the back! Here we go! Kyrie pumasok dito! He will get a kill! Si Janus! Ay, naku po! Pulado siya dito! Pero yan back si Kyrie! Signal Ultra! Wow! Will finally finish a game! Ang ganda ng setup nila, and Manjin, this is game number 1 out of the possible 6 games.